Hello everyone! Kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang napapanahon. Welcome po sa Dres TV! Andito na naman ako para maghatid ng mga bagong balita na may kaugnayan sa TBJ at sa Itbulaga. At isa na nga sa ating pag-uusapan ay tungkol sa mga show ng GMA na kapansin-pansing apektado na din dahil sa tahanang walang pundasyon. Kabilang na dito ang show ni Kuya Kim at Yensa at Pokwang na napapanood bago ang tahanang pinakamasaya na kung saan ay damang-dama na din po ang pagbagsak kasanood ang tahanang walang pundasyon at ang iba pang mga show ng GMA na tuluyan na pong nilamon ng network na kanabibilangan po ng Tito Vic and Joey. Talaga namang ang salita po ng TBJ ay nangyayari na kung saan, kung nasaan sila, yun ang naging number one network. Dapat na bang kabahan ng GMA? Dapat na ba nilang alisin ang nakaapekto sa kanilang network? Katulad ng opinyon ng ibang netizen dahil kung patuloy nilang kukupkupin umano ang tahanang walang pundasyon, sila po ang may sabi niyan, maging ang kinatatayo ang network nito ay mahihila paibaba dahil sa galit ng taong bayan. Nako, exciting po ang topic natin ito, no? Kaya naman sana po ay panoorin ninyo hanggang dulo. At bukod pa nga dyan, pag-uusapan din natin ang tungkol sa ads ng Itbulaga habang ang ads ng tahanang walang pundasyon, wala na pong update ang mga defender po nila. Sino kaya ang mauutusan sa inyo na magmanman ang ads count nila tapos pakisend sa Dres TV na page para ma-monitor natin ang ads count nila, okay? Sana may magmanman po, no? At nang sa ganun, malaman natin kung ano ba yung status nila. Mamaya pag-uusapan natin at bubusisiin natin ang lahat ng ito. Pero bago ang lahat, shout out po natin si Tita Litz, no? Tita Litz, and may YouTube channel po siya, ang Travelets TV. Paki-subscribe and support natin siya kasi isa din po siyang TBJ defender, okay? So ulitin ko lang, Travelets TV, paki-subscribe and support natin siya. So una nating pag-uusapang balikan muna natin yung post ni Proknoy kahapon na kung saan nag-post siya ng update ko, no, na date base po sa Wipo. Tapos sabi ng followers niya, hindi daw nagre-research yung mga mapag-angki na vlogger ng TBJ kung ano daw yung narinig, yun daw ang susuportahan. So back to you po, kasi kayo po ang hindi nagre-research. Kung anong post ni Proknoy, yun ang pinagbabasehan nyo. Ang ginagawa po ni Proknoy, ganito. So salamat pala sa nag-send at nag-tag sa akin ng post na to. Mula ito kay Mari, and then sinad sa akin ng isang legit lover cuts din sa Dres TV. Sabi dito, hindi pwedeng sabihin na pag-aari pa rin ng tapang Itbulaga kung pagbabasehan ang database ng Wipo dahil hindi latest ang records na lalabas sa system. Kung ikiklik yung data coverage, IPOPHL-PH, sa tabi ng Explore, ang last update para sa IPOPHL Philippines ay noong October 18, 2023 pa. So ayun naman pala, kaya naman po pala ganito ang lumalabas, no? So ito pala ang last update ay October pa, nung isang taon pa po. So salamat sa pagtatag, Mari, no, sa aming mga TBJ defender. So ayan, Proknoy, paano mo nasabing up to date ang database ng Wipo kung ang last update nito ay nung isang taon pa, October 18, 2023, 2024 na po ngayon. Pakisampal nga po ito kay Proknoy at sa ilang followers niya na paniwalang paniwala sa post niya. Ngayon yung sabihin na hindi nagre-research yung mga supporters ng TBJ, no? Ngayon, hahamunin ko sila. Kung kayo ang may-ari ng Itbulaga, sige nga, gamitin nyo. Yun na lang ang dare namin sa inyo. Angkin kasi kayo ng angke ng Itbulaga. Yung inaangkin ninyo, nasa TBJ na at gamit na po nila sa kanilang show. Susmiyo, ano ba yan? Samantalang pag-usapan naman natin ang pumasok na ads count sa Itbulaga kahapon. So sa GAP 1, merong 30 TV ads. Sa GAP 2, 27 TV ads. And sa GAP 3, 28 TV ads. Total of 85 TV ads po ang pumasok sa Itbulaga. And ang total duration naman ito ay
28 minutes and 22 seconds po. Medyo bumaba ang ads natin at ang ads duration, pero okay lang yan, ganyan talaga, no? Habang ang tahanang walang pundasyon, wala pa pong pa-update yung mga vlogger nila kung ilan na po yung ads count na pumapasok doon. Kaya kung may manonood dito ng tahanang pinakamasaya, eh baka pwede pabilang naman po ng ads count nila, tapos send nyo po sa Drace TV para ma-monitor natin ang ads nila kung ilan na ba. Okay? Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol sa show ng GMA na nahila na din po pababa ng tahanang walang pundasyon. Nilamon na sila ng mga show ng TV5. Ang mataas na lang po sa kanila ay 24 oras. Tama nga po ang sinabi ng TBJ na kung nasaan sila, yun ang magiging number one sa mga susunod na taon. Kasi tumalabas na ang TV5 po. Yung mga supporters ng TBJ, nadala na po nila sa TV5. Umalis na po sila sa GMA. Ang tindi po ng pagmamahal nila, no, sa Tito Vic and Joey. Kaya ang bumangga dito, giba po talaga. Apektado na din po ang show nila Kuya Kim at Yensa at Pokwang, yung TikTok Lock. Bumagsak din po ang ratings nila. At naniniwala akong dahil ito sa kawalan po ng interes ng mga tao sa noontime show ng GMA na tahanang pinakamasaya. Ang tumataas po ngayon ay yung face-to-face. Doon po nakatutok yung mga tao dyan sa TV5. Kasi ang kasunod po ng face-to-face sa Itbulaga. Kaya andun na po sila, tumututok maaga pa lang. So ipapakita ko po sa inyo ang post ng Lionheart na kung saan makikita dito ang mga top ratings programa, no? And ang muna syempre dito ang 24 oras na may 15.0%. Tapos yung mga kalabang show, medyo mababa po. Pero sa ibang show naman ng TV5, talagang umaarangkada po sila, no? At yung show po ng GMA, yun po ang medyo bumababa po. So meron pa pong post ang Lionheart TV. Sabi dito, sa pagbaba ng noontime show, TikTok Lock bumaba rin. TikTok Lock suffers ratings deep following tahanang pinakamasaya. So ayan po, napakalinaw ng report ng Lionheart. So basahin po natin ito, translate natin in Tagalog. Nakaranas ng pagbaba sa ratings ang pre-noontime program ng GMA Network na TikTok Lock, kasunod ng hindi magandang performance ng sumunod na programa nito, tahanang pinakamasaya sa noontime ratings competition. Ayon sa pinakahuling survey ng Nielsen Noontime People, nagsimulang bumaba ang ratings ng TikTok Lock nung lumusot ang Kapuso noontime show na tahanang pinakamasaya sa ikatlong posisyon sa noontime rating race. Noong Lunes, Enero 15, nag-post ang TikTok Lock ng ratings na 2.6% na nakakuha ng ika-19 na posisyon sa pangkalahat ng ratings. Nang sumunod na araw, Martes, Enero 16, napanatili ng pre-noontime show ang 2.6% ratings at ika-19 na ranggo sa overall ratings chart. Gayunpaman, noong Miyerkules, Enero 17, ang TikTok Lock ay nakaranas ng makabuluhang pagbaba, bumaba po ng 0.5% hanggang 2.1%, at ang ranggo nito ay bumagsak sa ika-21 na pwesto sa ratings board. So ayan po, napakalinaw na apektado na po ang GMA show ng tahanang pinakamasaya, lalo na po yung pre-noontime show nila na TikTok Lock na pinag-hostan po ni Kuya Kim at Yensa and itong si Pokwang. Kasi yung galit po ng tao sa tahanang pinakamasaya, damay na din po yung network. So hindi natin alam kung anong magiging aksyon ng GMA dito, gayong maging ang network nila and yung mga show ay naapektuhan na din. Dala po ng galit ng mga tao dito po sa show ng Tape Incorporated.